Ngayong tumitindi na po ang init ng panahon, kanya-kanyang diskarte na ang mga kababayan natin para makapagpresko o makapagpapresko at para makaiwas din sa sakit. Yan ang tinutukan ni Ivan Maylina. Hinika na naman ngayong hapon si Aling Elisa at para sa kanya, hudyat ito na tag-init na nga. Kaya pinapanatili niyang bukas sa mga bintana sa kanyang bahay. Nakabukas din ang electric fan at kapag hindi na kaya, ang aircon. Tinatanggal din niya mga kutsyon sa kanyang sofa. Bawas init din daw. Kasi pag wala din hangin, hindi ako makahinga. Doon ako, minsan doon pumupunta ko sa labas kasi may kaunting hangin doon. Hindi ko nakakaya. Pag talaga hindi ko nakaya, nag-oxygen ako. Pumalaw sa maximum na 32.1 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw. Mababa ng bahagya sa maximum na 33.4 degrees Celsius sa temperatura kahapon. In the coming days, mayroon pa rin northeast monsoon dito po sa may northern Luzon, no? So hindi pa tayo completely magde-declare ng summer season kapag at least mayroon pang maliit na part na apektado ng amihan. Hindi nakikita ng pag-asa na magiging sintindi ang tag-init ngayong taon kumpara noong 2016 kung kailan may matinding El Nino. Noong isang taon, pumalo sa 37.7 degrees Celsius ang pinakamataas sa temperatura sa Metro Manila, 40.3 degrees Celsius sa Tuguegrao, Cagayan. Neutral conditions para ang karagatan at hindi pa masabing nakaamba ang El Nino. Pero asahan pa rin maalinsangan sa Abril at Mayo na mapalo ng 33 hanggang 35 degrees Celsius. Ang heat index, so init factor na mararamdaman sa katawan, posibleng pumalo ng higit sa 37 degrees Celsius para nang may lagnat. Asahan natin na magiging mainit at malinsangan as early as 10 a.m. po. Makakaranas na tayo ng mga more than 33 degrees Celsius of maximum temperature dito sa Metro Manila. Posibleng mag-persist po yan hanggang alas 3 ng hapon. Kapag mas mataas yung humidity, kasi kapag humid na po, maalinsangan na yung panahon, doon talaga mas nararamdaman natin yung sobrang init na. At kayong papainit na, kanikanyang diskarte na para magpalamig. Sa near road sa Quezon City, mabenta na mga samalamig. Bumibili ng palamig, sir, para tanggal init sa katawan. At saka tanggal damit. Palamig ho. Bakit ho? Para ho ay manginaw sa katawan. Nainit na ba kayo? Napapansin nyo, mainit na? Oo, pinagpapawisan na nga ako eh. Nagkalat na rin ang mga hubad-baro ng mga lalaki. Kanya-kanyang paraan ng pagpapachill. Ivan Merino, Nakatutok, 24 Oras.